kay Dennis naman na Dennis, ang galing-galing mo sa ano, ikaw nagpapasaya sa walang patigas ng pulis. Sinasabi ka kay Sir Urbong, ikaw talaga yung comedy noon. Yes. Friend, you, nag-direct ka rin ng movie, di ba? So, ikaw ba yung tipong kahit yung unsolicited advice or if ever, no, suggestion? Well, pagka meron mga scenes kasi na may kasama akong bago, titingnan mo muna kung ano yung kakayanan niya. Ngayon, pagka naramdaman mo, nakakapusin siya, kailangan mo siya i-push. Sasabihin mo lang sa kanya na sabayan mo ako, ganito kalalim na ako, sumabay ka sa akin. Huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Ganun lang mga ano mo yung mga encouragement pagka may kasama kang mga bagito or bago sa industry. Kasi nung bata akong artista, ganun din yung mga veteran actor sa akin. Dahil nag-start ako 8 years old eh. 8 or 9 ako nag-unang naging artist eh. So marami na akong mga nakasama mga veteran actors. Sila Fernando po, lahat dyan. Philip Salvador, bata pa ako, nakakasama ko sila. So sa kanila ako natuto. There was one scene na alala ko nga, paano ako minotivate ni Fernando po. May eksena na hindi ako maiyak, mga 10 years old siguro kung hindi ako maiyak. Pinagalitan niya ako. So nung pinagalitan niya ako, ang bilis ko naiyak. Wala akong 30 seconds, naiyak na ako. Sa tao. Yes. And ganun din ang gagawin ko kapag may mga kasama. Hindi lang yung sa pagiging artista. Kailangan i-share mo rin yung mga tungkol sa buhay ng tao. Buhay ng kamukha nila, ng mga maagang nag-artista. Siyempre, i-share mo rin yung experience mo para maging mature yung pananaw sa buhay. Dennis, kung mag-share ka or ma-advise ka sa mga batang artista, I'm sure marami kang ma-share sa kanila or mabibigay na payo. Siyempre, based sa mga pinagdaanan din sa mga, well, yeah, ang love team, yung mga anak mo rin na, yes, na mga nai-in love. Yes. So, gusto mo ba man malachulia-chural din ang kanilang ano? Pero, ang nakikita ko sa kanila, parang bagong Rico yan, tsaka Claudine Barretto. Claudine. Kaya nung, ngayon nakita ko sila, sabi ko, ang importante, mag-focus muna kayo sa trabaho nyo, mag-ipon kayo pareho, kapag stable na kayo sa buhay, tsaka nyo na pag-usapan yung buhay sa pag-ibig. Kasi yung pag-ibig, dadating naman yun sa kahit gusto nyo. Pero ngayon, dahil hindi pa naman kayo mga lovers talaga, gamitin yung inspirasyon dahil nire-respeto mo siya at maganda yung pagiging magkaibigan nyo. Yun ang gamitin mong inspirasyon para gamit, para magandang lumabas yung pelikula. And maganda tong role na gagampanan ko. Excited ako, sabi nga kay Direk, Direk, excited akong gampanan tong role na bigay mo na sa akin. So, sabi ko sa akin. Time na, sabi niya. Kasi Dennis, ganito, ganito. Sabi ko, Direk, number one, gusto ko yung role. Gagawin ko yan. Number two, excited ako kasi first time ko makakasama sa pelikula si Claudine. First time. Kasi uli ko nakasama si Claudine sa Home Along Dariles pa. Home Along Dariles. Kasi nung maging Home Along the Airport, wala nang Claudine eh. So this is my first time makakatrabaho si Claudine. And excited ako kasi nga, kasama pa namin yung anak niya. I'm working, I will be working with another Barretto. And maganda yung role ko kasi feel ko siya dahil ako magpapalaki sa kanya hanggang maging si Mutya. Sigurado ako dito sa pelikula na ito, tatawanin ko kayo tapos papaiyakin ko kayo. Sure ako. Kaya mo naman yan. Kaya. And then, sabi mo nga, trabaho kayo ni Claudine, di ba? Yes. And then, nagkita kayo lately, nagkasama kayo. Yes. Catch up kayo talaga. Yeah. Kamusta yung pag-uusap ninyo noon? Siyempre, sa gitna ng mga issue mo, yes, na rin with your kids, with your children, di ba? Kamukha ng title ng pelikula, pag-hurt, may healing, doon pumapasok yung magic. Kasi
kapag may sakit, may healing, tapos yun yung magic. Yun yung magic niya eh, kasi galing sa pormamahal yun. There was one time nga, sabi ko kay Tenex ko si Claudine, sabi ko, alam mo Claudine kung bakit tayo nasasaktan? Kasi mahal natin sila. Di ba pag mahal mo, nasasaktan? Oo, mas masakit talaga. Pero nasa healing process ka na ba ngayon? Yes. Or still hurting? Parang ano ba, yung natututunan mo ng mabuhay na kasama yung sakit. Nakasanayan. Oo, nakakasanayan. Pero nasaan ka na? Pero healed na ba? Or healing pa lang? Healing pa lang. Baka pagdating sa atok, baka mag-heal siya eh. Baka maging bago. Kasi malamig siya eh. Oo, maganda doon. Malamig siya doon eh. So, kaya magic pa. Baka doon pumasok yung magic ng healing. Kasama na doon yung forgiveness. Forgiveness, yes. Forgiven na ba? Mga pinagdaanan mo, lalo na sa mga hindi ko alam kung ako forgiven na eh, pero... Ikaw, forgiven na ba sila? Matagal na. Tsaka wala naman ako dapat i-forgive eh, dahil ako yung maraming nagawang pag-umulang eh. So, madalas kung sabihin na ang importante, nasabi mo yung dapat kong sabihin, naparating mo yung message mo, ang importante, yung pagmamahal, yun ang nandun yung magic. Nandun yung magic. Kaya ano, kanina nga narinig ko yung Got to Believe na music, kinikilabutan ako kasi I was there eh, nung Rico yan at saka Claudine. Naalala ko tuloy, sabi ko, mga kay Claudine tuloy, naalala ko nung pumunta sa akin si Rico, tapos sabi, Kuya, baka pwede ko naman makausap si Claudine. Sabi ko, hindi mo pwede makausap, hindi ngayon. Sabi niya, Kuya, sige na, tulungan mo ako. Sige, bumili ko muna ng beer. So bumili si Rico yan ng beer, tapos inom kami. Tapos dahan-dahan niya siya, nasabi sa Claudine Kuya, kasi ganito po yung nangyari, ganyan. So, the next day, kinausap si Claudine. Sabi ko, Claudine, pinaliwanag sa akin ni Rico, ganyan. Tapos the next day, nagkabati siya. So, pag narinig ko yung music na Got to Believe, yung magic, parang sabi ko, parang nakatulong ako magkaroon ng magic noong time na yun. Pero kayaanan natin si Rico, baka magkaroon si Sabrina. Oh my God! Ano na lang, Dennis, of course, specifically sa mga anak mo talaga. Yeah. So, nandun na yung magic. Yes. You're still waiting for that magic na ma-heal at maging okay na kayo lahat. Yes, I'm waiting for that magic. And I hope yung pagmamahal eh, nandun na din. Kasi minsan, mas lumalalim yung pagmamahal pagka nanggaling kayo sa sakit. Eh, diba? Mas lumalalim. Kaya lang sana soon. Kasi I'm not getting any younger. Sana soon. Hinihintay mo nandun sa kanila. Or ikaw pa mag-reach. I've been reaching out since 2014, medyo matagal na. Kasi 10 years na ba yun? Almost 10 years na. 9 years. I've been reaching out, so I hope sila naman. Sana nyo. Finally na lang, guys. Anong gusto mo iparating sa mga tatay, sa mga ama ng mga pinong may pinagdadaanan din gano'n, kagaya mo? Pagka tatay ka, mahaba yung buto. Sabi nga nila, nung ako, suwail din naman ako sa tatay ko nung araw tsaka nanay. Hindi naman ako all the way mabait na ano. So doon ko naintindihan yung sinasabi ng mga magulang ko na lalo na si tatay sabi sa akin, kayo matitiis nyo kami pero kayo hindi ko kayo matitiis. You know, alam mo yan, tatay ka rin. Oo, tatay. Maraming salamat. Thank you, Dennis.